Mabuhay ang Pilipinas! Welcome to Joe Proud Pinoy Vlog Channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ang KF-21 Boramae MRF Multirole Fighter Jet ng bansang South Korea na pinag-aralan ng ating Philippine Air Force. Ang eroplanong pandigma na KF-21 Boramae ay gawa ng bansang South Korea at pinag-aralan ng ating Philippine Air Force sa MRF Multirole Fighter Jet bilang bahagi ng Philippine Air Force Modernization Project Acquisition na Branyo MRF. Ang salitang Boramae ay hango sa salitang Korean na ibig sabihin ay Night Hawk o Fighting Hawk sa salitang English. Ang ating tagapagsalita ng Philippine Air Force, si Colonel Maynard Mariano, ay nagsabi na ang KF-21 Boramae na disenyo ay mas mataas ang antas sa anumang ika-apat na henerasyon na eroplanong pandigma sa buong mundo. Ang KF-21 Boramae ay dalawa ang makina o jet engine nito at plano ng South Korean Navy na gamitin ang eroplanong pandigma na KF-21 Boramae sa kanilang plano na unang aircraft carrier, kaya dalawa ang makina na jet engine ng KF-21 Boramae. Ang MRF na proyekto ng Philippine Air Force ay wala pang pundo sa ngayon, kaya napakalaki ng posibilidad na ang Philippine Air Force ay isa sa pinag-aralan na bilhin ang KF-21 Boramae ng Korea Aerospace Industry at susubukan ang kapasidad nito ng unang prototype ng KF-21 Boramae. Ang KF-21 Boramae ay nasubukan ang unang paglipad nito noong July 19, 2022 at nagiging matagumpay sa Sichuan Air Base ng bansang South Korea. Ang paggawa sa sistemang pandigma, lalo na ang advanced radar system na AESA radar at C4 ISTAR surveillance radar na makita ang target sa kalupaan at sa karagatan. Mabilis ang paggawa nito at nagiging matagumpay dahil sa mga napakagaling na teknolohiya na meron ang bansang South Korea ng Advanced Science and Technology in Aerospace. Ang ating Philippine Air Force na proyekto na MRF ay nangangailangan ng 12 o 12 airframe na MRF na may ika-apat na henerasyon na eroplanong pandigma na mayroong sophisticated radar system o AESA radar na may kapasidad na makaabot sa layo ng 250 nautical miles. Kung magkaroon ng pundo ang proyektong ito, ang Philippine Air Force ay nangangailangan ng pundo ng 61 bilyong piso o 1 bilyong dolyar o US dollar. Ang KF-21 Boramae ay napakagandang eroplanong pandigma ng Korea Aerospace Industry. Sa ngayon, ang ating Philippine Air Force ay meron 12 na eroplanong pandigma na nasa serbisyo. Ang Korea Aerospace Industry KAI Lead and Fighter Aircraft PA-FA-50PH Golden Eagle at nasusubukan kung gaano kagaling sa panahon ng gera sa Marawi Siege sa Mindanao. Napatunayan na magaling at nasubukan ang precision strike sa target at napaka-epektibo na pinpoint accuracy ng 100% o 100% target hits. Ang KF-21 Boramae ay unang tinawag na KF-X ay programa ng South Korean Development Program na kasama ang bansang Indonesia na ang layunin ay makabuo ng napakataas na antas ng eroplanong pandigma na mas angat sa ika-apat na henerasyon na multirole fighter jet aircraft. Ang katawan ng KF-21 Boramae ay napakataas na stealth technology. Pero sa ngayon, ang prototype, ang mga armas pandigma, mga missiles at bomba
ay nakakabit sa labas ng katawan ng eroplano at hindi katulad sa ikalimang henerasyon o fifth generation eroplanong pandigma na katulad ng F-22 Raptor ng Amerika na nakaposisyon o nakatago ang mga missiles at bomba sa loob ng katawan ng eroplano. Ang programa na ito ng KF-21 Borame ay may pondo na 60% ng bansang South Korea at 20% ng bansang Indonesia at ang natitirang 20% ay sa pribadong sektor. Ang proyektong KF-21 Borame ay kasama ang kumpanya ng Amerika na Lockheed Martin ang may gawa ng F-22 Raptor kaya sa inaharap ang KF-21 Borame ang mga missile at bomba ay maging katulad ng F-22 Raptor na nakatago sa loob ng katawan ng KF-21 para sa epektibo na stealth capabilities katulad ng F-22 Raptor ng Amerika. Sa taong 2026 ay makikita na natin na ang KF-21 Borame ay pinalilipad na ng South Korean Air Force at ng Indonesian Air Force at malamang isa ang ating Philippine Air Force na makabili ng KF-21 Borame Multirole Fighter Jet para ipagtanggol ang ating mahal na bansang Pilipinas sa gustong umangkin o manakop o pumasok sa Exclusive Economic Zone natin o EEZ. Maraming salamat sa mga viewers, subscriber natin dito sa Joe Proud Pinoy Vlog Channel. Pakisuporta sa ating channel at pakiclick sa subscribe button at click sa notification bell para makita ninyo ang susunod na mga video natin. Pakilikes, comment at share sa ibang viewers para sa patuloy tayo makahatid ng magagandang balita. Pagpalain tayo ng ating puong may kapal at mabuhay ang mahal nating Pilipinas. Credit Video Owner Korea Aerospace Industry, Korean Air Force, Indonesian Air Force, Philippine Air Force. Shoutout sa 12 OPEP Ready Reserve Battalion, Army Reserve Command, Philippine Army. Shoutout sa Task Force Davao. Shoutout sa Task Force Jensan. Shoutout sa Task Force Talakidong. Shoutout sa 5th Special Forces Battalion, sa 27th Infantry Action Battalion, sa 33rd Infantry Makabayan Battalion, 73rd Infantry Battalion, Ariscom Philippine Army Headquarters at Rigo de Dios Tansa Cavite. Mabuhay ang Pilipinas! This is Joe Proud Pinoy Vlog Channel. God bless us all!